Lubos naman ang pasasalamat ng healthcare workers sa dagdag proteksyon na kanilang natanggap kontra sa mas nakakahawang sub-variants ng COVID-19. Ngayong araw ay nagsimula na rin ang pagtuturok ng bivalent vaccine sa vulnerable sector sa ilan pang lugar sa bansa, kabilang na ang San Juan City. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Patrick. Sa Adyo, 2,300 doses ng bivalent COVID-19 vaccines ang nakalaan dito sa San Juan City. Ngayong araw nga, Adyo, umarangkada na rin ang pagbabakuna ng bivalent vaccines dito sa lungsod para ito sa mga kabilang sa A1.1 at A1.2 priority group o mga healthcare worker. Dito sa San Juan, bagamat mababa ang kaso ng COVID-19, ay binigyang diin ni Mayor Francis Zamora ang kahalagaan ng patuloy na pagbabakuna laban sa virus. Bagay po ang bivalent vaccine sa atin sapagkat ito po ay tugma sa Omicron variant. Dito sa San Juan, sa ngayon ay 9 active cases lamang tayo, at bagamat nagkaroon ng konting pagtaas ng mga nakarang buwan, nakita natin mabilis po ito bumaba. At para sa akin, at ako'y makapagsasalita base sa karanasan, ito po ay dahil mataas po ang vaccination rate ng San Juan. Lagpas-lagpas po kami sa target. Aljo, malaki ang pasasalamat ng mga healthcare worker na nabigyan na ng bivalent vaccine bilang karagdagang proteksyon na rin sa COVID-19 at sa iba't ibang strain o variant nito. Hindi na ako super nervous as before na natatakot ako ma-intubate or something ganun. Ngayon, because of the vaccines, parang for me, mas panatag yung loob ko. For sure, I'm more confident to handle these patients, and syempre, extra protection of immunity na rin for us kahit nakamask kami and we take all the precautions necessary. Syempre, kailangan natin ng vaccine para mas protected tayo. Adyo, 108,000 doses ang nakalaan sa buong Metro Manila, o 1/4 yan mula sa kabuuang 390,000 doses ng bivalent vaccine na dumating sa Pilipinas mula Lithuania. Ngayon ay 11 LGU na sa NCR ang nakapagsimula ng kanilang rollout, at bukas nga inaasahang makukompleto na yung delivery ng mga bakuna. Sabi ng Department of Health, kapag may sapat ng supply ng bivalent COVID-19 vaccine ay bubuksan na rin ito para sa mga senior citizens. Magtampong ating mga senior citizens, susunod na po sila once we receive the next allocation or the next batch of vaccines, susunod na po ating mga senior citizens. Aljo, proteksyon ng bivalent vaccine laban sa iba't ibang strain ng COVID-19, lalo na ang Omicron variant. Kaya't malaking bagay nga kapag magkakaroon na tayo ng sapat na supply nito. Yan ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Patrick De Jesus.